Yung mga hindi nagbabayad na nangungutang. Ayan, kunwari, hiram, yun pala, hingi. Dapat sabihin na lang hingi, hindi utang. Hindi naman nagbabayad, umaasa tayo na magbabayad that day, pero hindi naman pala. So, iwasan natin yan. Mga toxic lang yan sa mga buhay natin. Kasi tayo, kumakayo din tayo, hindi pinupulot ang pera. Mahirap kita ng pera, pinaghihirapan, hindi lang yan kinukuha. Di ba? Lahat tayo, nagpupuyat, nagpapagod. Nagsasakripisyo para sa pamilya. So, kumilos ka din, di ba? Okay. Ayan, number three. Yung mga nakikiusyoso lang sa buhay mo. Kunwari, concern yun pala, nakikiusyoso lang. Di ba? Pampagulo lang yan sa buhay. Four. Alam mo lang number four, yung mga lasinggero. Ayan, yung mga taong lasinggero dyan, walang magawa instead na ibili ang pagkain sa pamilya. Iniinom, yun, di ba? Inom, sigarilyo, no, good. Lasinggero, ayan, iwanasan natin yung mga lasinggero. Yung mga walang pangarap sa buhay, walang dedikasyon sa buhay, walang direksyon ang buhay, iwasan natin yan. Para hindi din natin yung nature niya ma-adapt sa sarili natin. So, iwasan natin yung ganong klaseng tao kung wala silang pag-move on sa sarili nila. Oh, guys, girl, pag-move on na, oy. Ayan, kailangan natin iwasan, number one, ang mga chismosa. Ayan, mga chismosa dyan. Magawa ng issue. Wala namang dapat issue, diba? Gusto lang makipapil or makisaw-saw sa iyong buhay. Ayan, iwasan natin yan.